Nahuli kam ang pagdukot sa manager at dalawang gwardiya ng isang tinatawag na lending company sa lungsod ng Manila. Patay ang dalawa sa mga sospek nang tugisin sila ng mga pulis. Si Jay Saballe, naka-alerto 24 eksklusibo. Nakuna ng CCTV ng PJH Lending Company sa Maynila ang pagpasok ng dalawang lalaking ito. Nagpanggap umanong customers, kasunod na pumasok ang isang lalaking may hawak ng payong. Makalipas ang dalawang minuto, nakuna naman ang CCTV sa labas ang asul na van na pumasok at nagpark sa compound. Dito na bumaba ang mga armadong kalalakihan. At dinisirmahan ang mga gwardya tsaka isinara ang gate. Pagbunod ko, nagagawang kami. Dinakma nila ako. Nakuha nila ba rin. Nahawakan na nila. Nang mapansin ng guard sa loob at ng manager na si Arman Avenido ang kaguluhan sa labas, sinubukan pa nilang ilak ang pinto. Pagpasok ng mga sospek sa loob ng opisina, sinipa pa ang pintong ito at tila may hinahanap. Maya-maya pa, tangay na ng mga sospek si Avenida at dalawa pang gwardya. Pasado alas 3, isang puting van pa ang nakitang may ibinaba sa compound na pumigil naman sa mga empleyado na makalabas. Through 117, may report na kidnapping. Nagkaroon po tayo ng hot pursuit, naabutan sila. Bago mag-alas 3:30 ng hapon, nakahandusay na ang katawan ng dalawang sospek sa tabi ng nakabukas na puting van sa kanto ng Zobel Rojas at Alfonso Street sa Maynila. Nagkalat din sa kalsada ang mga bala. Upon identifying as police officers yung operatives natin, imbis na huminto po ito, tinaas po yung kanilang M16. Nagkaroon po ito ng shootout. Sa Carino Avenue naman, ibinaba ng blue na van ang manager at dalawang gwardyang binitbit ng grupo. Takot na takot ako during that time na tinutukan ako ng baril, tatlong tao nakatutok yung baril, at saka yung M16 pa nandito pa sa mukha ko. Paganyan pa yung isa. Isinakay kami, sir, sa buwan nila, sir. Pilit kaming ginapos doon sa van, sir. Nasa kote naman ng mga polis ang driver nito, si Christopher Salmo, sa C5 Kalayaan sa Makati City mag-alas 4 ng hapon. Isang M16 rifle ang narecover sa sospek na naharap ngayon sa kasong kidnapping at illegal possession of deadly weapon. Ayon kay Avenida, away sa negosyo ang nakikita niyang motibo ng kidnapping. Jay Saballe, naka-alerto 24.